pangalan ni Richard Cadaras at Mercedes Galvez. Sa karangalan ng Mama Teresa ng Calcutta, alay ng batang pangarap. Para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Candelaria, alay ni Mario at Mari Lubana. Sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Manawag, alay ng Pamilya Liwanag at Sanchez. Sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, alay ng Pamilya Ortay. Sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, alay ni Nora Rivera at Pamilya. Sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lasalet, alay ni Marisa Carabastian. Sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Barangay, alay ni Alvin Jan Abada at Pamilya. At para sa ika-apatatlong araw, ni Jade Luis Regalado. Sa kapayapaan ng mga kaluluwa, lalong-lalo na po, baka walang nakakaalala. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang araw ng paglulubena sa ating mahal na ina, gayon din kasabay ng pagdiriwang ng paggunita sa kapistahan ng dakilang Papa San Gregorio, isang pantas ng ating inang simbahan. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang kapatawaran sa ating Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyagamong tinuturuan at may biging nililingap. Ipagkalobo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain niyo naman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan,
katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmanakilin man ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay sa inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating puot. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalalinan. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino nga ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Hallelujah, hallelujah. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at hulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang may tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid.
Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagpapahayag ng isang katotohanan na ang pamamaraan ng Diyos ay kaiba sa pamamaraan ng tao. Ang karunungan ng Diyos ay kaiba sa kaalaman na taglay ng tao. Na marami mga kapatid sa ating buhay, isang katotohanan na kahit pa tayo ay maraming pinaplano, ninanais at inahangad sa ating buhay, kahit pa ang mga bagay-bagay na ating binabala, kung minsan, kapag ito pala ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos, doon minsan hindi natutupad, doon minsan kumapalpak at tila nabibigo. Maraming mga kapatid sa ating mga narinig na pagbasa, sa unang pagbasa, ipinapakita dito na ang kaalaman ng tao ay tunay na pagiging mangmang kung ikukumpara sa karunungan ng Diyos. Na tayo ay tunay na magtataglay lamang ng karunungan kung matututo tayo maging mangmang sa harapan ng Panginoon. Na ipinapakita rin naman sa ating Ebanghelyo kung paano si Simon nang inutusan ng ating Panginoon na ihulog ang lambat upang makapanghuli, ay ito'y kanyang sinunod, bagamat sila'y magdamag na nagpagod at walang nahuli. Na totoo, kapag isinabuhay natin at nalalaman natin na kaiba yung pamamaraan ng Diyos sa ating mga pamamaraan, ay makikita natin na walang imposible para sa Diyos. Para sa isang tao na natitiwala, sumusunod at nakikinig sa ating Panginoon, doon niya lamang lubusang mauunawaan ang pamamaraan ng Diyos ay sadyang kaiba sa ating pamamaraan. Ngayong panahon ng pandemya, oo, marami tayong mga pinilano bago pa man sumapit itong lockdown na ito. Marami tayong mga ninanais natin gawin, pero hindi na natin nagawa. At hanggang ngayon, nagtatanong tayo, kailan kaya muling magiging normal ang ating pamumuhay? Na kung sa kabilang banda ititingnan natin, siguro nga, bagamat napakahirap, napakasakit, at talagang hindi natin kayang tanggapin yung mga nangyayari sa kapulangan na rin ng marahil ng pananampalataya sa Diyos, ay makikita pa rin natin na ang Diyos ay mayroong sinasabi sa atin, na ang Diyos ay may pinapahiwatig sa atin na dapat nating maunawaan. At ano ito? Sa bawat pagdidesisyon, sa bawat hangarin natin sa buhay, sa bawat ninanais natin, kung ito'y malayo sa Kanyang kalooban, kung ito'y hindi natin isusuko at ilalapit sa Kanya, magiging palpak, magiging hindi may sasakatuparan, at lalatigit ito'y tunay na mabibigo. Maraming mga kapatid, kasabay ng ating pagdiriwang ngayon ang pagunita sa isang dakilang Santo Papa, si Saint Gregory the Great, na marahil sa kanyang pamumuhay bilang isang monghe na naging Santo Papa, tinagurian niya ang kanyang sarili bilang tinatawag na servant of the servants of God. Na sa kanyang kababaang loob, doon itinaas siya ng ating Panginoon. Sa taglay niyang kaalaman at karunungan bilang pinuno ng simbahan bilang Santo Papa, ay naging daan siya ng kapayapaan at katarungan para sa mga Kristiyano. Na ipinapakita mga kapatid sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagiging madasali, pagiging banal at lalo tigit ang kanyang pagiging malapit sa Diyos, ito ang naging pamamaraan niya kung paano niya sinabi, "To know the heart of God is to read the Scriptures." Kailangan nating basahin, pakinggan ang salita ng Diyos upang maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung hindi natin matututuhang isuko ang lahat sa Diyos, kung hindi natin ilalapit ang mga bagay-bagay na ating inahangad sa buhay, sa kahuni-hunihan, ito'y mabibigo, magiging palpa, at hindi maisasakatuparan. Pero para sa isang tao na nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos, nauunawaan na ang karunungan ng Diyos ay kaiba sa kaalaman natin, doon lamang nagiging matagumpay ang mga bagay-bagay. Matutuhan nawa natin mga kapatid na patuloy na maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, pakinggan, basahin ang salita niya at lalatigin, isuko ang ating mga sarili sapagkat sa pamamaraang ito, doon lamang natin mauunawaan kung ano nga ba
ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang karunungan niya ay kaiba sa kaalaman natin. Ang kanyang pamamaraan ay kaiba sa ating pamamaraan. Amen. Oratio ay imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos sa manamin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19, na kumitil na ng maraming buhay at naka-apekto na sa isang katauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabay mo po ang mga inatas sa mga lagas sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabay mo po ang mga kawanin ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Cadunzon. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nabibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ako, may tapat, ngayon at kailangan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahayo natin ay kadugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon ang paghahayo sa iyong mga amat, sa kapurihan niya at kahangalan sa ating kapanginaman at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang aming paghahayin ay inunawang paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahayin ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami naguduni sa iyo kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Santo Papa, at ni Benaventura, naming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at palitapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, ni San Santiago aming patron, at ng lahat ng mga banal, ni San Gregorio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob ko dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kayo ang ating pagkakataon sa araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo, kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus, ang patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin natin. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, kung ang mga nangyayari man sa ating buhay ngayon ay puro kapalpakan, kabiguan at kasawian, tandaan natin ang pamamaraan ng Diyos ay sadyang kakaiba sa pamamaraan natin. Kung matututuhan lamang nating isuko ang lahat sa ating Panginoon, ialay natin ang ating mga sarili at sundin ang Kanyang salita, doon natin maunawaan ang lahat ng mabuti ay kayang mapangyari ng ating Panginoon. Sapagkat ang karunungan para sa atin ay maaaring kahangalan para sa Diyos, sapagkat ang tunay na pinagmumula ng karunungan ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang lahat ay kaya niyang mapangyari sapagkat kaiba ang kanyang pamamaraan sa pamamaraan natin. Sumainyo ang Panginoon. At naway pagpalain kayong lahat at ang iyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, umayo kayo at patuloy naialay ang sarili sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.